Bismillahirrahmanirrahim. Dito pa rin po tayo mga taga-subaybay sa ating paksang patungkol sa hijab at tinalakay natin itong huling paksa, itong huling episode na tinalakay natin ang mga kondisyon upang matawag ang isang kasuotan na hijab syar'i. So nagmagit tayo doon ng limang kondisyon at dito tayo sa pang-anim na kondisyon. Pang-anim na kondisyon ay hindi kahalintulad ang suot na ito. Ang suot na hijab ay hindi kahalintulad sa kasuotan ng mga walang pananampalataya. Hindi maging kahalintulad sa kasuotan ng mga walang pananampalataya. Dahil alam natin sa batas ng Islam, ito isa sa mga pundasyon na kailanman hindi pwede sa mananampalatayang Muslim, babae man o lalaki, na gagayahin ang mga walang pananampalataya. Maging sa kanilang uri ng pagsamba, sa kanilang mga selebrasyon, sa kanilang mga kasuotang damit na pangtangi lamang sa kanila. At ito'y isa sa pundasyong makikita sa batas ng Islam na makikita mong napakaraming mga taong dumalabas sa pundasyon na ito patungkol dito. Dahil makikita mo na napakaraming bagay na ginagaya natin ang mga walang pananampalataya sa kanilang kasuotan, sa kanilang pananamit, sa kanilang mga selebrasyon, sa kanilang pagsasamba. Lahat-lahat ginagaya natin. So ito is isang malinaw na pagkakamali. Kaya dapat dito, isa na itong pagsusot ng hijab, kinakailangan hindi maging kahalintulad sa kasuotan ng mga walang pananampalataya. Hindi lamang sa kasuotan, kundi dahil na lahat ng bagay, hindi tayo dapat maging katulad ng mga taong walang pananampalataya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa ano na to, katibayan na ito, alam ya'ani lilladhina amanu an takhsha'a kulubuhum lidhikrillahi wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alayhimul amalu faqasat kulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Suratul Hadid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa ba dumating ang panahon para sa mga mananampalataya na palambutin ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pag-alaala sa Allah at ipinahayag ng katotohanan ang Quran, at hindi maging tulad ng mga pinagkalooban ng aklat na nauna sa kanila, na sa paglipas sa kanila ng matagal na panahon ay pinalitan nila ang salita ng Allah, at dahil dito ay tumigas ang kanilang mga puso. Pinalitan ang salita ng Allah, at pagkaraan dahil dito tumigas ang kanilang mga puso, at karamihan sa kanila ay hindi sumunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang talatang nagsasabi patungkol sa hindi panggagaya in general sa mga ginagawa ng mga walang pananampalataya. Sinabi na doon sa aya, wala yakuno kalladhina utul kitab. Ito'y isang pagbabawal. Huwag niyong tularan at hindi maging tulad ng mga pinagkalooban ng aklat na nauna sa kanila, na sa paglipas sa kanila ng matagal na panahon ay pinalitan ang salita ng Allah, at ito'y naging dahilan upang tumigas ang kanilang puso. Sa pagsabi niya ng wala yakuno, ito isang pagbabawal na tutularan natin sila. At nang sa ganon, hindi tayo maging katulad nila na tumigas ang kanilang mga puso. Sinabi pa ni Ibn Kathir sa ayan na ito, dahil dito, ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya binawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya na tutulad sa mga taong binigyan ng kasulatan na nauna sa kanila. Sa lahat ng kanilang ginagawa, maging ito man ay sa gawaing asliya, mga pundasyon sa batas ng Islam, o di kaya doon sa mga branches. Ito'y malaking pagbabawal. Ito ang isang katibayan o di kaya isa pang kondisyon na nagsasabing ang suot ng isang babae kinakailangan hindi kahalintulad sa kasuotan ng mga walang pananampalataya. Kaya ang nakapagtataka ay may mga nagsasabing mga abaya, mga kasuotang hijab na nagmumula sa France. Kailan ba naghijab ang France? Kailan ba naghijab ang abaya na mula sa Italy? Kailan ba? So ito'y isang paglindang sa isang babaeng mananampalataya. Ang hijab ay ayon sa binanggit nating kondisyon. Hindi nagmumula sa walang pananampalataya na ito'y style-style lamang at pinasusuot sa mga kapatid o di kaya sa mga mananampalatayang babae, at sinasabing nagmumula sa iba't ibang lugar na ito'y napakalayo sa kanilang tinatawag na pagsusuot ng hijab. Pangpitong kondisyon, kinakailangan sa kasuotang ito, ang hijab na ito ay hindi kahalintulad o kagaya ng kasuotan ng mga kalalakihan. Kung hijab nga, makapal,
at maluwag at tahan ng kondisyon, pero kahalintulad naman sa suot ng isang lalaki, yun ay hindi pa rin matatawag na hijab. At ito'y bawal magpakailanman sa isang babae na isusuot niya ang kasuotan na kahalintulad ng suot ng mga kalalakihan. Nais sa lesson ni Abu Hurairah radiyallahu anha, kanyang sinabi, La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ar-rajula yalbasu libsata al-mar'ah wal mar'ah talbasu libsata ar-rajul. Hadithun sahih, nais sa lesson ni Abu Daud at saka ni Ahmad at ni Hakim. Isinumpa, sabi ni Abu Hurairah, isinumpa ng sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam ang lalaking magsusuot ng kasuotan ng babae. At gayon din, isinusumpa niya ang babae magsusuot ng kasuotan ng lalaki. So mali na ito isang pagbabawal dahil andudo ng sumpa ng sugo ng Allah. Sinabi pa ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-mutashabbihin min ar-rijal bin nisa wal-mutashabbihatu min an-nisa bir-rijal. Nais sa Imam Bukhari. Nagmula kay Ibn Abbas, sinabi niya, isinumpa ng sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam ang mga babaeng, ang mga lalaking nanggagaya sa mga babae at ang mga babaeng nanggagaya sa mga kalalakihan. Isinumpa. So dahil dito, sinasabi natin na kinakailangan sa suot ng isang babae na ito'y matatawag na hijab ay hindi kahalintulad o di kaya hindi gagaya ng kasuotan ng mga kalalakihan. Panghuling kondisyon ay ang kasuotan na ito na siyang tinatawag na hijab na babae, babae para sa babae, ay walang hangad sa kanyang kasuotan na pagmamayabang sa mga tao. Hindi niya hangad na kapag nagsuot siya ng hijab ay nagmamayabang siya. Dahil kapag nagkaroon ng ganoon, yun ay isang malaking kasalanan naman. Dahil sa hadith na nagmula kay Ibn Umar radiyallahu anhu, kanyang sinabi, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba shuhratin fid dunya albasahu Allahu thawba madallatin yawm al-qiyamah thumma ulhiba fihi nara. Nais sa ni Abu Dawud at sa kanya Ibn Majah. Hadithun Hasan. Sino ang taong susuot ng damit ng may pagmamayabang dito sa mundo? Susuot ng damit na may pagmamayabang dito sa mundong ito, susuotan siya, dadamitan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng damit na kababaan sa araw ng paghukom. Pagkaraan ito'y sisindian sa kanya sa ampuin ng impyerno. So gusto mo bang magkakaroon na ganun? Kaya isusuot natin ng ating hijab, mga babaeng nagsusuot ng hijab, isusuot ninyo ng walang hangad na pagmamayabang. Minsan, ang pagmamayabang na ito ay darating sa isang babae, wal-iyadu billah, na sasabihin niya, ako ang pinakamainam sa kanila dahil akong naghihijab. Huwag sana mangyari yaon. Pero isusot mong hijab dahil ito'y pag-utos ng Allah at wala kang hangarin na pagmamayabang sa kanila. Ito ang mga napanggit na kondisyon sa pagsusuot ng hijab na matatawag na hijab syar'i. So bilang panghuling salita, pagkaraan nating mapanggit ang kabutihan ng hijab, ang kahulugan ng hijab, ang mga tuligsan ng mga walang pananampalataya at mga katuwiran ng mga babaeng nagsusuot ng hijab o di kaya hindi pa masyadong handa sa kanilang pagsusuot, aming sinasabi dito, kapatid na babae, bilang panghuling salita, isipin mo na ikaw'y mamamatay rin. Walang makakaligtas sa atin. Ako, ikaw, kahit sino sa atin, mamamatay. At walang pag-alinlangan, tatanungin ka ng Panginoon, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanungin ka sa lahat ng mga bagay na iyong ginawa, ito man ay maliit o malaki. Kaya ano yung isasagot kapag ikaw ay tinanong na ba't hindi ka nagsuot ng hijab? Sana paghandaan mo to. Paghandaan mo to dahil tatanungin ka dito. Tatanungin ka kung ba't hindi ka nagsuot ng hijab. Kaya dapat hindi ka na aabutan ng tanong na ito, ibig sabihin, hindi ka na matatanong dito dahil ikaw na yung nagsuot nito. So dahil dito sinasabi ko na matakot tayo sa Allah at isipin natin na isang talata na nagsasabi sa Surat Yunus, Innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa tama'annu biha wal ladhina hum ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Katotohanan, sila na hindi umaasam sa pakikipagtagpo sa amin at nasisiyahan na sa buhay dito sa mundo. Nasisiyahan na dito sa buhay dito sa mundo at naging panatag na sila dito sa kabuhayan na ito, gayon din sa kanila na walang pagpapahalaga sa aming mga tanda, sa aming mga talata, sila ang mga yaong kanilang kahahantungan ay apoy sa impyerno dahil sa kanilang masamang ginawa dito sa mundo. So alahanin mo ang talatang ito, ang ayan na ito na sa Surat Yunus. Sinabi pa ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma,
Kanyang sinabi? Sinabi ng sugo, kala Rasulullah sallallahu sallam, ittalatu fil jannati faraitu akthar ahliha al-fukara, wattalatu fil nari faraitu akthar ahliha al-nisa. Naya sila sa Imam Tirmidhi at hadith sahih. Sinabi niya na ipinakita sa akin, ang hadith na ito nagmula kay Ibn Abbas, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam, ipinakita sa akin ang paraiso at nakita ko na ang karamihan sa mga tao dito ay mga mahihirap. At ipinakita naman sa akin ang impyerno at nakita ko na ang karamihan sa mga tao dito ay mga babae. So sana matakot kayo sa dalawang binanggit natin ito, isang talata na ito na binanggit natin surat Yunus at ang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa binanggit natin na hadith. Kaya dapat dito ay matakot tayo. Matakot kayo dahil ang karamihan pala sa tao na andudoon sa impyerno, ang karamihan dito ay mga babae. So sana dito iligtas ninyo ang inyong mga sarili, ang ating mga anak na babae, ang ating mga kapatid na babae sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman sa Islam, lalong-lalo na sa pagsusuot nitong hangad ng Islam na isuot ito ang pagsusuot ng hijab, dahil dito mapaligtas tayo sa kaparusahan sa impyerno at hindi makakasama doon sa sinabi ng Propeta Muhammad na mas maraming nakita niyang kababaihan sa impyerno. Dito ko po tatapusin ang aking pagbibigay sa inyo ng kaalaman patungkol sa pagsusuot ng hijab. Kung ito man ay naging tama, yaon ay dahil sa bigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin na pagbibigay ng kaalaman sa inyo. At kung ito naman ay may pagkakamali, yaon ay nagmula sa akin at mula kay Satanas. Dito ko po tatapusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.